Kamote Riders Group Selfie sa gitna mismo ng kurbada ng Marilaki. Ano ba yan? Suriin natin at Johnny TV. Magandang hapon sa iyo, pare, and sa lahat. Yon, pare. Alam mo naman na madalas ako dyan. At alam ko yung exact location niya kung saan sila nagsiselfie. Saan ba to? Sa Manukan niya. Sa Manukan. Pwede ba panawaran natin? Okay, yeah, play natin. Para makita natin yung mga kataliluhan ng mga yan. Sige. Okay, shoutout muna sa Visor. Doon natin nakuha itong clip na to, no? Credit sa video source natin. Ito na. Huwag niyong tularan itong mga ganito, ha? Ganyan nyo. Kurbada, gumigit na. Para lang makakapag... selfie. O yan, may dadaan na. Oh. Anong gagawin? Shit. Anong gagawin? Yan, parang feeling diba? Ko kung ikaw yan, ganyan, diretso ko sila. Yan, o. Oh. Oh. Ay, oo, guguyo rin ko yan. Oh. Oh. Groupie pa. Groupie ng mga kamote. So, ayun. Saan nga to? Sumanukan yan, pare. Pabalik ko sila. Nakakit na yan. Pababa na pala to. Pababa na yan. Pababa na to. Medyo grabe yung ano. Parang sobrang disregard na sa batas tsaka sa mga ibang motorista. Kailan ba yan? Kahapon siguro yan. Masyado. Fresh na fresh pa itong ano na to. Oo, kahapon itong yan. Video or baka kanina. Oo, 6 hours. Baka kahapon siguro. Baka kahapon. Kasi, yan. Kasi kaninang umaga pa ito na-upload eh. So, ayun nga eh. Usapang kamote. Yun nga yung sabi ko, di ba yung nakuwento ko nga sa'yo? Na lahat naman tayo dumaan sa, ano eh, may mga kamote moments naman tayong lahat eh, di ba? Minsan dahil. Totoo naman, totoo. Sa skill, saka sa knowledge. Pero ang problema, kung kamote ka for life, yun ang mahirap, di ba? Di saka mahirap yung meron pa isa-isang kamote, di ba? Medyo okay o medyo matitiis mo. Pero ilang kamote yan? O sige. Nako, isang kaldero na to, ginata ang kamote na to. Di ba? Parang dami kamote niyan. Yung ng mga nandito sa gilid, hindi safe na sila, hindi sila kamote. Yung mga gumit na, yung kamote. O lalo-lalo na yung nasa dulo na yun, no? Sa may unahang-unahan. Siya yung pinakamalapit na malapit na sa guhit. Diba pa? Parang daming ganyan dyan sa Marilaki. Maraming nagaganito? Madami nagaganyan. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang sila. Hindi lang sila, pare. Grupo-grupo. Kahit mga big bike. Kasi nagigets ko eh. Gusto makuhanan sa Manukan. Kasi ganda ng way na yan. May pataas yan ganun, straight. Diba? Mula dyan, pataas yan, straight yan. Mga puno. Kukuhan. Ang sarap kasi magkuha dyan. Pwede mong gawin yan, mabilisan. Kunwari, wala nang dadaan, mabilisan. Huwag yung may mga dadaan na sasakyan. Mabilisan lang, pwede mong gawin yan. Pero yung ganyan na inaabutan kayo sa tagal nyo mag-assemble dyan. Pero magiging kamote ka talaga. Parang daming ganyan mga big bike nung nag-ride ako kahapon. Mga iba't iba klaseng big bike naman, magkakasama naman sila. Ganun ang ginagawa rin. Nag-ganyan din sila, pare. Kaya lang, yung isa naman na yung kahapon, packet naman. Nakala mo kay galing-galing. Nako, yun ang problema. Yun nga, kamote comes in all forms and sizes. Pero yun nga, parang ang hirap kasi, di ba tayo, nag-ride naman tayo dyan, nag-picture-picture tayo, sa gilid lang din eh, dahil takot tayo mabangga eh. Di ba? Takot ako mabangga dyan. Ang dami na mamatay dyan eh. Yun ang ano. Oh. Tapos ito pa, di ba, alam mo, masagasa. Eh kung magkabulagaan, kurbada eh. Mabulaga kurbada sila yan. ng mga four wheels o mga truck. Ang daming truck na dumadaan dyan dahil sa construction, di ba? Yung mga hindi ko maintindihan bakit dyan sila pumeso talaga. Pwede namang umabante-bante sila ng konti dito. Kasi least, kung may mga kamote dyan na biglang nag-counterflow, salpukan lahat yung mga yan. Pero may namatay, hindi pa naman may namatay. May sumalpok na naman naka 1,000cc Kawasaki dyan nung nag-ride ako kahapon. Dyan, ako. Ganun din, nag-overshoot. Doon naman sa kabilang curb yun. Doon sa kabilang curb. Hindi ko alam kung sino nag-overshoot. Hindi ko alam kung mali yung motor o mali yung... Pero madalas kasi pare, mali motor. Yun. Minado naman ako.
Yun ang ano eh. Tulad nga sabi ko eh, lahat naman tayo dumadaan sa ano eh. Ako rin, ang dami ko rin kamote moments nung araw na laging... Kasi hindi pa natin alam eh. Akala natin okay lang to, di ba? Kasi madaling sumingit, okay na siguro gawin to, di ba? Normal yun eh, pero in the long run, matututo ka din. So, yun. Hindi pa na yung ginawa ko na yun. Hindi pa rin pwedeng singit bigla, di ba? Totoo. Dapat pala, tingin ka pa rin. Muna, hindi na uulitin. Pag may rider na nagsabi na wala siyang naging kamote moment, na perfect yung ride niya all throughout his life, nako, hindi rider yun. Sinungaling yun. Imposible. Imposible. May makukomit ka talagang kapalpakan along the way. And yun nga, tama yung sabi mo. Yung matututo dapat tayo. Pero ito marami akong natutunan eh. Yung mga singit sa kanan, tapos bigla pa lang may tumatawid, yung mga ganun. Unang-una ko natutunan spot. Yan eh. Ako nga, di ba, muntik ako mag-overshoot sa Bill's Corner dyan. Mabagal pa ako noon ha. Naalala mo yon yung halos nandun na ako sa rough road. Kumbaga, ang lesson ko doon is hindi ko mali yung ano ko, mali yung anticipation ko. Akala ko madali lang siya, akala ko ano. So, yung susunod talaga nag-iingat na. Pero mabagal lang yun din takbo ko. Imagine mo, mabagal lang ako nag-overshoot. Nag-start ako din ng mabagal. Na nag-overshoot ako, 40 nag-overshoot ako. Ang hirap na may mga alanganin talaga dyan eh. Meron talaga. Kailangan makabisado mo yung road eh. Kaya nga sabi nga nung mga, yung mga dating nag-ride dyan na nag-give up na. Sawa na. Siguro lagi kasi sila dyan. Diyan sila gumaling. Sabi nung mga nakakausap ko dyan na... Hello? Nawala si Alvin. Nag-ano? Yeah. Ayan. Okay. Ayan. Okay na? Okay. Yeah. Alright. Sabi nga nung mga ano, nung mga nag-ride sa, na dating nag-ride dyan na magagaling, na nag-retire na dyan, ayaw na nila dyan, nagtatrack na sila. Sabi nila, yung mga magagaling daw dyan, pag pumunta ng racetrack, nag-o-overshoot. Sabi ko naman, talaga mag-o-overshoot. Sabi niya, kala nila magagaling na sila sa racetrack, tignan mo. Hindi, talaga mag-o-overshoot pare, kasi hindi nila kabisado yung daan eh. Kaya sila magagaling sa Marilaki. Kasi kabisado na nila yung daan. Yun lang naman ang kino eh. Kailangan makabisado mo yung daan. Sa tingin mo ba yung mga magagaling na rider? Sa bagay. Yung, kahit hindi sa... nila yung alam yung daan, di ba? Kahit nga sa Isle of Man eh. Kahit sa Isle of Man eh. Bago raw sila mag-ano doon, paulit-ulit nila iniikot na mabagal lang. Para makabisado nila ni Dan. Pero yun nga, regardless of that, yun nga, ito mismo Marilaki, hindi naman racetrack. Tapos gaganyanin pa para sila mga bowling pin, no? Totoo yan. Pa. Sino kaya sa mga kamote na to? Ay, naku, sana naman wala tayong mga kilala din. Dahil kahit kilala natin sila, pare, sorry, talaga kamote talaga. Diba? May malamang kilala, may kilala. Ako dyan, sigurado. Malamang may kilala tayo dyan. Ay, nako. Mayroong isa o dalawa, may kilala tayo dyan. Kaya lang di natin alam kung sino yung mga yan. Nakatalikod. Pero, ang karamihan na wala na ako sasabihin kung sino. Alam nyo na kung sino kayo. Kasi, pare, hindi lang talaga mga small bikes at ang mga gumagawa niya. Kahit mga big biker pa, ginagawa din nila. Kamote big bike pa rin. Nagsisipaghalang din sila dyan. And to be honest, pare, hindi lang mga malilit na nagmumutot dyan ang mga kamote. May mga kamote rin dyan ang mga naka-big bike. Oo naman, for sure naman. Na magagaling din, ha? Na magagaling. Kaya nga, kita mo, may mga namatay ng mga nagtatrack, eh. Oo. 'Di ba? Hindi ko alam kung napag-usapan na natin 'yan. May mga naka-big bike diyan na mga nagbuwis na ng buhay diyan na wala na sila diyan, dumadayon na lang sila diyan. Pero ang pinakalaro nila nasa racetrack na sila, nagcha-champion, nananalo. Ayun naman ang tama, at least 'yon nag-grow na sila sa pagiging kamote nila, napansin nila na dapat ilagay sa tama 'yung ano, pag-ride. O, namatay sila dyan. Ayun. May mga namatay na. Diba? Actually, countless na talaga yung namatay. Eh. Tamo nga, hindi na, di ba, kahit anong yaya mo nga sa akin, hindi na ako sumasama dyan. Pare, sa totoo kasi lang. Kasi pare, pag mahirap mamatay yung mabagal eh. Oo. Mahirap yun. O, pag mabagal ka dyan, hindi ka mamamatay dyan. May maliban na lang, kung machepo ka talaga ng matuloy ikaw tamaan. Ikaw ang tamaan. O, ipaalas mo na lang. Ang mga ayun namamatay nga, dyan, yung mga nag-o-overshoot na matutuloy. Solid. Sila yung pare. Na hindi,
Ang anticipation nila, wala itong kasalubong. Yun yung lagi, pare. Yun ang laging grabe, mali. No? Imbis na defensive ka, hindi. Aggressive eh, talaga, ka. Aggressive riding nga eh. Oo. Napakaganda kasi ng Marilaki eh, no? Sobrang, actually, miss na miss ko na talagang pumunta dyan. Yung ano lang eh, honestly talaga natatakot lang din ako eh. Kasi yung ibang ilang ride ko lang dyan, ang daming ano eh, mga near hit eh. Lalo na minsan may makakasulubong ka mag-overshoot. Tapos minsan pag normal lang yung takbo mo, kunyari 60 lang takbo mo, 60, 70, 50. Galit pa sa'yo yung mga nasa likod mo dahil bagal na bagal sila sa'yo. Di ba? Kumbaga, eh sana di, ano na lang, mag-ride sila ng sa sarili nilang lane kung hahataw sila ng 100 plus dyan na ano. Bawal naman pare, talaga yun. Ako, hindi ako magaling. Hindi ako magaling na rider. Marunong, nakakaintindi lang ako kahit pa paano mag-banking-banking ng konti. Hindi ko nga kaya mag-pass hide and tuhod eh. Hindi ko kaya gawin pa. Yun, pare. Pero, hindi, tsaka ito. Oo, sige. Pero pare, kaya ko namang looming niya na hindi ako nag-o-overshoot. Yun, ang mahalaga. Kasi dapat mong practicing dun eh. Oo. Looming niya ka nang hindi ka kumakain ng linya sa kabilang, kasi nandun doon ngayon disgrasya. Totoo. Yun. Kaya nanagasa ka na ng lane eh. Oo, kaya ko rin magtuloy ng matuloy nang hindi ako kumakain ng linya. Oo. Totoo naman. Ganun naman talaga yun eh. Hindi, practicein mo yung line mo. Kung saan ka dapat dumaan na hindi ka kumakain. Kunyari, hindi hihirapan ka na hindi ka kumakain ng linya. Kasi meron talaga kumakain ng linya eh. Na yun ang nakagisnan nila kasi yun ang apex puno. Eh, hindi naman hindi. Yung racetrack eh. Mali yun. So, hindi yun, ang, hindi yun yung tamang apex sa two-way. Mali oo, yun. No? Oo, pare. Mali yun. Kaya nga, nakikita mo yung daan na yan. Di ba merong putol-putol na line, broken line sa gitna? Oo. Yan ang gagawin mong apex. Hindi yung kabilang linya. Yun, tama. Oo. Di ba? Ngayon, tungkol naman sa banking, no? Kasi yung ibang inaakala, pag nag-banking is kamote na. Hindi po, ang banking talaga is part of legit na riding yan. Kasama yan sa legitimate skills. Ang mali is yun nga, pagka nag-overspeed ka ng todo ng wala sa lugar and kakainin wala mo sa, wala na lane sa mo. Skills mo. Oo, wala ka na sa lane mo. Eh yun nga. Diba, tapos yung sinasabi. Yung ginagawa nung mga nandiyan dyan, pare, nagbabanking sila. Tapos, yung buong kalsada, ang racetrack nila. Yun nga. Yun, akala nila yung apex. Mali yung apex. Mali yung apex na sinasabi nila. Para sa mga hindi alam, ang apex kasi, ibig sabihin yan, yun yung parang tuktok yun eh. Tuktok ng bundok o tuktok ng isang kurbada. Kung saan ka babalik. Yun ang tamang diskarte. Pero yung ginagawa ng mga kamote na to, yung apex nila is kinakain nga yung kabilang ang apex nila, pare, yung pinakagitna. Mali yun. Kasi gitna na yan eh. Yan yung pinaka, yung solid lane. Yan, solid lane na yan. Yan yung pinakagitna ng dalawang kalsada. Yan ang ini-apex nila. Mali yun. Dapat dyan ka umapex sa sarili mong lane. Oh, yung magiging apex mo, yung broken line. Diyan ka kakain. Yan, tama. Di ba? Within yung lane mo pa rin. Oo, within your lane. Yun nga ang pinracknest ko dyan eh. Yun ang pinasabi ko, malapad naman ang daan ng Marilaki. Katulad niya, yan sa Manukat, pare, 4 lanes yan. Actually, 6 lanes yan. Yung kabilang sagat sa dulog, tambayan na ng mga lawak. Meron mo ang lawak na nun, kinakain pa nila yung kabila. Sobrang kamote na talaga. Saan tayo una nagtatatambay? Kung mapapansin mo, matatandaan mo. Hindi naman tayo dyan una nagpunta eh. Saan tayo nagtatatambay nung araw? Nakalimutan ko. Palo Alto, gano'n. Hindi dyan sa Marilaki. Bago tayo pumunta ng Marilaki, saan tayo nagpupunta nung dati? DRT? DRT. Nakita mo kung gano'ng kalit yung daan doon. May nakita ka ba nagsimplangan doon? Oo nga, ano. Pucha, magandang point yan ah. Kumbaga, two-way lang yan. Two lanes lang yun. Dalawang lane na hinati sa magkasalubong. Ngayon, medyo kasi nung huling punta ko dyan, medyo lumapad-lapad ng konti. Inayos-ayos na nila. May mga spalto na. Nakakita ko nga, medyo maganda na. Oo, medyo maganda na yung daan. Eh, dati nung pupunta tayo dyan, di ba, baku-baku pa yung daan, tapos salubungan lang. Di ba? Salubungan. Pero ang dami rin kurbada, di ba? May mga... Oo, ang dami. Pari, wala ka nakitang nagsalpukan. Eh, madalas tayo nung araw doon, wala ka nakitang may ambulansya, di ba? Oo, walang yabangan kasi. Ride kaya lang talaga rin, ano? Kaya nga nung
nung una tayong pumunta dyan, di nalaman ko na, na yan nga yung Marilaki. Tapos, nagugulat ako, dami lagi may sumisip. Sabi ko, wala nga, bakit? Bakit dito sa Marilaki na kailapad-lapad ng daan? Nagsasalpukan kayo? Eh, samantalang sa DRT, kahit dito ang daan, wala akong marinig na nadidisgrasya. Hindi kaya dahil walang audience? Hindi kaya? Hindi, maaaring meron. Pwede rin, no? Hindi kasing balas nung nangyayari dyan sa Marilaki, pare. Sa Marilaki, imposible sa isang araw, wala. Hindi, siguro nga dahil may audience sa Marilaki, medyo pasikat ng konti, medyo pasiklab pa siguro. Pwede, nare-report agad. Oh, tapos ito pa, pare, yung nauuso mga sayad-sayad ng tuhod, tapos yung may mga nag-welding sa kalye. Diyos ko, pag nanood ka naman ng MotoGP, wala namang umaapoy ng mga tuhod doon. Wala, ano yun, ilalagyan nila ng metal yun eh, para pag sumayad sa... Umaapoy. Umaapoy. Well, sa akin, okay lang yan. Basta huwag kang, kung professional ka na, sa akin, okay lang. Sa akin, masasabi ko sa mga nag-welding, ang OOA nyo, anong ginagawa nyo? Walang sense yun, pare, walang sense. Tapos, hindi, forma lang yun, for picture eh. Kaya, ito talaga, pare, ha? Para sa kalye ng Marilaki na ganyan, tsaka no, hindi naman kailangan sumayad yung tuhod para makayanin mo yung curve eh. Totoo. Hindi kaya, kaya mong daanan lahat yan ng hindi sumasayad yung tuhod mo. Ngayon, nang kahit nakahiga ka, di ba, nakabilis. Pero ito mga to, parang priority, yung iba kasi, pinapriority yung tuhod. Minsan nakatayo pa nga yung bike, yung tuhod lang nakasayad. kasi doon mo makikita yung ano eh, yung ano nung diskarte kasi ang purpose kasi talaga niyan. Hindi ka dapat pantay talaga ng bike kapag umihiga ka na, pag higang-higa ka na. Dapat talaga mas mababa ka sa bike mo. Tapos ang nimo, yan ang magsasabi sa'yo na malapit ka ng sumagad. Yan yun eh. Pero may tatlo yung... kasing ano yan, di ba? May tatlong approach yan. Pwede ngang off the bike ka eh. Okay, eh, parang, kaya nga. Parang i-discarting motocross, nakahiga yung bike, pero yung katawan mo nakatayo. Hindi, huwag muna tayo sa motocross. Ibang ibang technique naman sa motocross eh. Diyan pero legit din yun sa ano. Legit din yun sa sports. Pero sa kanilang ano yun, sa kanilang category yun. Mm. Hindi mo pwedeng i-apply dyan na ikaw yung naka-sports bike. Gagawin mo sa motocross, hindi pwede. Iba yung disenyo ng motor mo eh. Iba yung disenyo. Pero for scooters, kasi karamihan naman dyan, scooters. Pwede yun kasi, kinokontra niya. Di ba, nagkaroon nga ng issue yan yung sinagot nga ni Motodek. Pero hindi sa high speed, pare. Alam ko yung sinasabi mo. Tama yun. Sa counterweight, hindi... pare. Pero hindi mo magagawa yun sa high speed. Oo, tama. Hindi high speed. Oo. Eh, kapag scooters naman, hindi speed, naman. Laglag ka sa motor. Yun talaga. Yung sports bike na hataw. Pero yun nga, karamihan naman yan. Scooters, hindi naman talaga ganun katutuloy na ano. Pero yun nga, no? Talaga sa, pero pa nag-high speed ka, hindi mo na magagawa yun. Yung counterweight, sabi ko yun. Yun nga, karamihan nga ginagawa yun sa motocross. Kung nagbibisikleta ka nung araw, parang ako, BMX kid ako nung araw. Ang ginagawa yun, bagal lang tayo. Diba? Tsaka kung motor mo maliit na ano. Pero yun nga, pagka sports tama, yakap talaga, tsaka mas mababa ka. Pero yun, mababa ka. Talagang grabe na yung ano, nakakalungkot. Kasi... yung Kamote area talaga, yung Kamote community is lumalaki ng lumalaki. Di ba? Pare, pag nasalubong mo yan isang beses, madalas ko na nakakasalubong yung mga yan. Hmm. Sasabihin mo, hindi mo maintindihan bakit nila ginagawa yun. Bakit nila kinakain lahat ng daan. Hindi ko sila mag-gets. Grabe. Hindi ko talaga mag-gets. Marami din kami, kaming mga tropa. Marami din kami. Na nagsasabay-sabay rin kami. Minsan, napakadami namin. Pwede naman namin ginagawa yun. Kumakain ng daan. Sa bagay. Doon kami sa lane namin. Doon lang kami. Pag umoverte kami, maaaring lumampas kami ng konti, pero papasok kami agad doon sa lane namin. Hindi namin hintay na may kasalubong kami bago kami pumasok. Kasi yun ang ginagawa ng mga yan. Eh. Pag may kasalubong na, saka papasok doon sa linya. Nako, ang kulit ano. Ay, nako. Eh, yun doon mapapansin yung ano yung uneducated riders eh. Hindi ang sinasabi kong uneducated, hindi naman necessarily may formal na ano eh. Kasi as rider ka, magre-research ka rin kung ano yung tama at mali, batas tsaka kung ano yung kakayahan mo.
Okay din diba? Yung uneducated, pero sa tingin ko yung responsible ano driver dapat. Hindi, hindi pare. Pag uneducated rider, wala na talaga. Ah, kasi pag sinabing educated rider, hindi naman ibig sabihin may eskwelahan eh. Parang ikaw, halimbawa, hindi gets ka nag-aral. Gets ko yung sabi mo. O gets ko yung sabi mo. So pag, para sa akin, pag sinabi kong uneducated rider, wala na talaga. Tanga na talaga yun. Parang yung mga yan. Tanga na talaga yung mga yun. Kasi hindi mo ba inisip na pwede kayong tamaan dyan? Hindi mo ba naisip na bawal yan? Na pwede? Okay, yung sinasabi nga, ko. Gets ko. Hindi edukasyon na. Nag-training sa ano. Nagtanong, bobo. O mga yung mga sabi nga sino nga ba yung sikat na ano na tawag nila sabihin bobo. Bobo. De, talaga mga bobo tanga to mga to wala akong pakialam sa inyo. Magalit ba kayo kung magalit? Leche. Talaga ano pare mali yung training, mali yung training. De, dapat tsaka. Dapat diyan yung katulad ng sinabi ko kanina. Masosolve lang 'yan kapag ako pare basta masosolve lang 'yan. Kapag inaral nila yung apex doon sa sarili lang nilang lane. Yun, may nakita ko pare, may nanonood ako lagi ng mga video ng mga iba't ibang lahi, sa iba't ibang country, ng mga kung paano sila maglinya. Alam mo ba pare, kinakarera niya ang yung isang nasa unahan niya, naka-record eh. Tapos nagsasalita siya, sabi niya, "Oh my god," sabi niya, "Look at his line," sabi niya gano'n. Alam mo ba kung nasaan lang siya? Then humihiga ah. Nasa gilid lang siya ng kanan, sagad dito sa kanan. Yung line na yun, doon lang siya. Hindi siya pumupunta rito. Ang lupit min, humihiga. Sabi nga nung lalaki, "Oh my God, look at his line," napasabi niya ganun. Tapos hindi niya maabutan ang tuli nila. O diba, na-practice niya yun. Na-practice niya yung nasa gilid siya. Pero in fairness sa'yo, nung nag-ride tayo nun, marami tayong ride sa Bicol. Medyo mabilis din tayo pero okay yung ano mo. 'Di ba nakasunod ako sa noon sa Laguna ba tayo? Maganda, yo, magandang ano. Maganda yung linya mo. Maganda may hawak mo sa linya. Hindi yeah, ano. Yung talaga yung pinractice ko eh kasi nga yo kung nagugulat na ako sa mga moves mo. Eh. Talagang ano eh kurbada. Shit, sabi ko hirap nito. Yan din, hindi ko kinakaya. Pero naman, Nandun yung ano, nagbanking ka na doon, medyo may speed, nasa top speed tayo noon. Pero hindi top speed ng motor ha, top speed na possible sa kalye. Pero kahit gumaganong ka, hindi ka nag-overshoot. Tsaka within a line lang. Oo, yun. Doon lang ako sa lane ko, hindi ako lumalabas. Mukhang pinaktis ng mama. Yun talaga yung pinraktis ko dyan. Na huwag ako mag-overshoot. Ngayon, pag merong mga kurbada dyan talaga pare na hindi ko kaya ng dibdib ko. Na kaya ng mga kasama ko nang hindi sila nag-overshoot. Pare, ako hindi ko kaya. Na membreno talaga ako. Ginabagalan ko lang. Kasi yun yung kaya ng katawan ko eh. Yun. Importante yan pare. Yung realization na kaya ng motor mo and yung kaya ng skills and ng dibdib mo. Yun yung ano nun eh. Ng kaduluhan nun. Kasi pare, kaya ng mga kasama ko eh. Iniiwanan nila ako pagdating sa curb nang hindi sila nag-overshoot. Ayos pa rin, ano? Ayos pa rin. Pasok sila, mas matulin sila sa akin. Eh hindi kaya ng dibdib ko. Kaya hindi ko sila inahabot. Hahabulin ko na lang sila sa stretch. Tapos makakatunod na naman ako. Tapos basta may mga ilang corner doon na nahihirapan talaga. Devil's corner, kayang-kaya ko yun. Pari, hindi yun ang pinakamahirap doon. Hindi yun. Meron doon ilang piraso ng corner kato isa na yung kubo ni tatay. Oo, yung kubo, no? Kubo ni... famous yan. Ang daming, nagbibidyo doon. Isa yun sa pinaka... Doon ako sumemplang, eh. Yun yung sinasabi kong lahat tayo nagkaroon ng ano na kamote moments. Kamote days. Kumbaga, ang mahalaga lang is paano tayo matuto doon eh, wag na natin ulitin. Kaya nga nung sumimp lang ako doon, sabi ko, okay, ito yung isa sa pinakamahirap na curve. Oo. Isa yun. Devil's corner, hindi. Kaya kong higaan yun eh. Yun, hindi ko talaga kaya. Hindi ko maintindihan ko anong meron doon. Parang, ang dami talaga sumisimp lang doon. Oo, tsaka parang hihinihila ka sa kapaano nun eh. Parang may, alam mo eh, parang may pwersa ang kakaiba. Kaya lang ako, nung sumimpling naman ako, hindi ako matulin na. Talagang mabagal na ako. Kumbaga, yung motor ko, hindi pa siya nakaset for ganong klaseng higaan. Hindi pa ako nakashocks. Ayun, yun eh. Hindi nakatune yung fork ko. Hindi pa nakatune. Tapos, ang gulong ko is, hindi pa ako naka-racing tire. Yung mga ganon. So,
Pag higa ko, sumagad yung motor ko, dun sumayad yung center stand ko. Pero ayun, kung naka-olins na ako, naka-tune na yung fork ko sa harap, magbabago yun eh, hindi ka sasagad, hindi sasayad. Kasi ayun matigas. Nga. Yun yung mali yung tansya ng ano, ng kakayahan ng motor. Oo, yun yun. Pare, kaya, kailang... Teka lang, sige, cut lang kita. Mag-out na kasi itong recording. Kailangan na natin magpaalam. Okay. For last 30 seconds. Salamat sa lahat and yung mga kamote dyan. Ay, paala kayo sa buhay nyo. Huwag to, ha? Huwag gagayahin to. Sige. Mag-ingat po tayo lagi dyan sa taas. Alvin Fowler po. And that'll be salamat. Bye-bye.